guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-alaga ng lemon. Tatanggalin natin yung mga may edad na dahon na, yung mga old leaves. Tapos doon lang natin sa puno ilalagay para at least sa pag nabulok, compost din siya. Kasi sayang yung nutrients na napupunta doon sa matatandang dahon. Tsaka doon sa bunga, ma-concentrate na yung kanya mga nutrients, no? Ayan, ganun lang mga kaibigan. Alisin lang natin yung mga old dahon para at least doon sa pinakapuno mga kaibigan, ha, hindi doon sa taas ang ibig kong sabihin. Ayan, para at least nalilinis din yung ano, yung ilalim ng puno ng inyong lemon. Lagay nyo lang doon sa puno yung mga dahon. So yan, isa yun sa pag-aalaga ng citrus. Ito lemon to, mga kaibigan. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung pagtanggal ng mga sanga na hindi na kinakailangan. Nagbubuyoy tayo, ah. So yun, kailangan din alisin din yung mga sanga na yun. Especially yung mga unang sanga na hindi naman lumaki, aalisin na natin yun. Okay. Nagkakaroon ng mga oxygen sa loob. Papasok yung hangin tapos nalilinis yung mga loob. Ayan o. Dito mga kaibigan, kailangan na malinis yung mga sanga sa loob. Tanggalin na natin yung mga, lalo na yung mga kinainan ng ano, ng mga insekto, ng mga dahon. Alisin na natin yung, tira na lang natin yung mga malulusog. Ayan. Para ka lang naglilibang. At the same time, nalilibang ka. Ayan, nagiging malinis na yung loob ng ano, ng ating puno ng lemon. Nung maliliit pa kami sa probinsya namin, ganyan ang ginagawa namin. Kalamansi naman yun at saka yung dalanghita, mga kaibigan. Parehas din naman kasi isa lang naman ano ng proseso ng lahat ng citrus. Tinatanggal talaga yung mga ano. Kaya makikita nyo dito mga kaibigan, meron na siyang buko. Actually pa 3 years na itong puno na ito ng lemon. Galing ito mga kaibigan sa grafted. Ibig sabihin pinaugat. Pag sinabing grafted, pinaugat siya tapos inilagay sa bag. At least sa mga 8 months tapos ready to transfer na siya. Eto na siya, mula dun sa pagka-transfer nasa 3 years na ito, 2.5 to 3 years na. Okay, yan, malinis na siyang tingnan. Ito mga kaibigan, mga buko. Ewan. Yan, may mga buko na sila. Bagong litaw na mga bulaklak. Yan, naglilitawan sila. Ang mga bulaklak ng lemon. Ito mga kaibigan, oh, mayroon akong gamot na Picillin ang pangalan, kaibigan. Mga kaibigan, ang pangalan ng gamot na yun ay Picillin. Pag nakakita kayo ng insekto, ayun o. Pipisilin nyo lang, mga kaibigan. Ayun, pipisilin nyo lang. Wala na, patay na yung insekto, mga kaibigan. O. Napisil na eh, di ba? Picillin, mga kaibigan, ayan o. Ayan, nakita nyo. Ang gamot ay Picillin, ang tawag. Pipisilin mo lang para mamatay yung insekto.
Ayan, ha. Huwag niyong kalimutan, mga kaibigan, na ang pangalan ng gamot ay Piscilin, mga kaibigan, Piscilin. Mabisang gamot sa insekto, Piscilin. Pipisilin mo lang yung insekto pag nakita mo, di ba? Pipisilin mo lang. Oh. Kailangan malakas ka magpisil para mabisa yung gamot. Piscilin. Nakita nyo, pag napisil, patay. Ayan. Walang hiya kayong insekto kayo. Magbabawas kayo ng mga dahon, mga kaibigan, sa inyong mga ano. Kasi yung dahon na old, kailangan ay hindi na siya makasipsip ng nutrients para yung mga nutrients mapunta doon sa mga young generation ng mga dahon. Yan ang sekreto sa tamang pag-aalaga ng lemon. Yan, okay. Pero ingat lang kayo sa mga tinik. Gawa na may tinik. Tinan nyong maigi. Baka mamaya, hindi dahon na yung nahawakan nyo, kundi tinik na. Okay. Ipapakita ko sa inyo, mga kaibigan, dito yung mga buko na ng ating lemon. Ayan o. Nakikita nyo. Ayan o. Oops. Ayan. Malaki na siya. Hopefully, magtuloy-tuloy na siya sa paglaki. Marami rin, no? Sa isang sanga, marami rin, eh. Hindi lang siguro 10 yung nakikita nyo, no? Mag-average man lang sa 5, yung isang sanga, maganda na. Na mayroong, buko. Ayan. Ayan. Ako, yung camera natin hindi hindi nasapul yung buko. So anyway, ikutan ulit natin. Ayan. May mga buko na. Madami na rin buko. Ito yung una. Pangalawa ito. Nung una kasi ko, konti lang yung bulaklak. Ngayon mas marami siyang nagkaroon siya ng maraming bulaklak. Ayan, ang naging resulta, dumami na yung kanyang mga buko. Tanggalin din natin yung mga lumang dahon para at least lumawag-luwag yung loob ng kanyang puno. Makapasok yung mga oxygen. Ayan. Yan yung mga buko. Sa susunod na mga weeks at saka months, malalaki na yan, mga kaibigan. Kukunin na naman natin. Yan, may mga buko rin. Sa kabilang puno naman yan, mga kaibigan. Yan, may nakita nyo, ha, may lumitaw na bagong bulaklak uli. Nasa pag-aalaga lang, eh. Pag halimbawa regular nyo talagang didiligin ng tubig at saka lalagyan ng regular na abono, mayroon siyang series ng paglitaw ng bulaklak. Hindi lang siya one time na ngayon magbubulaklak tapos next year na hindi. Depende sa pag-aalaga, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan, tatanggalin natin yung yung mga unang sanga mula sa puno, yun yung aalisin natin. Kasi wala na yun, hindi na yun lalaki, mga kaibigan, hindi na yun lalago. So yun yung aalisin natin.
Ayan, makikita nyo. Alisin natin yung mga sanga na yan sa ilalim. Useless na yan eh, mga kaibigan eh. Aalisin na natin yung mga sanga na yan. Hindi na yan talaga lalago. Para at least magkaroon ng oxygen sa loob. Hindi na siya makaabala sa mga kinakain ng nutrients ng mga malalaking sanga. Kasi dapat yung mga nutrients nakapokus talaga papunta doon sa malalaking sanga. Ayan. Yung mga bata pa kami, yan ang turo sa amin ng aming mga magulang. Saka sa mga bagong technology, kung paano mag-alaga ng citrus, normal talaga na inaalis yung ano na yan, mga sanga na yan sa ilalim. Saka doon sa mga loob, sa gitna ng mga sanga. Yan. Kung meron kayong cutter, mas maganda yung malaki, yung pang citrus talaga. So anyway, wala naman tayo, kaya itak lang yung gagamitin natin. Ingat lang kayo sa pagtatanggal ng mga dahon kung mayroon kayong mga citrus dyan, kasi normal na may mga tinik yan na mga tumutubo. Tanggalin na rin nyo yung mga kaibigan, yung mga tinik na yun. Makakasalanta lang siya. Yan. At least nagiging malinis yung loob ng ating citrus. Kain tayo mga kaibigan, habang nag-edit tayo, kumakain kami rito eh. Ayan. Okay. Itak lang yung ginagamit natin. At least nalilinis yung pinakaloob. Ganyan ang pag-aalaga ng citrus mga kaibigan. Maglilibang-libang ka lang. So iwasan nating maputol yung mga malalaking sanga. Kasi dun sa mga malalaking sanga, doon lilitaw yung maraming bulaklak at saka mga buko. Ganyan lang mga kaibigan ang pag-aalaga ng citrus. Simple lang siya. Shoutout nga pala sa kaibigan ko na nagbigay nitong citrus na to. Actually, 5 piso to. Ay, 5 piso. 5 piraso to. Yun. Shoutout sa'yo, Igorot Boy. Wow. Man. Kung hindi dahil sa'yo, wala akong ano eh. Lemon ngayon na inaalagaan. Kaya utang ko sa iyo ang buhay ng aking lemon. Ano eh, Igorot Boy. Sana dumami pa ang ano mo, lahi, Igorot Boy. Thank you so much, ha? Okay. Ayan, ha? Kita nyo, bilis natin magtanggal ng dahon. Oh, malinis na mga kaibigan. Oh, nakita nyo yung ano, ha? Yung mga sanga. Malinis na siyang tinginan. Hindi kagaya ka kanina nung hindi pa natin natitrim. Pruning yan mga kaibigan. Actually, ang tawag dyan is pruning. Pinuprune natin yung mga unnecessary sprang. Kasi useless na rin yun eh. Makikipag-agawan pa ng nutrients yun sa mga malalaking sanga. Yan ang maganda ng tingnan. O, diba? Yan. Tapos yung puno, dahil halimbawa may mga alaga kayong manok, kakaykayin sigurado yung puno, lagyan nyo ng kawayan o kaya mga barrier para hindi nila makahig. Actually, nilagyan ko ito last week ng complete at saka urea. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Para tuloy-tuloy siyang may pagkain. Pero hindi naman palaging anong tawag dito yung commercial na fertilizer. Minsan lagyan nyo rin siya ng yung mga organic para kawawa naman yung lupa natin kung
puro commercial na fertilizer ang gagamitin niya. Okay. So yung mga puti-puti na yan, mga kaibigan na nakikita nyo, fungicide yan. Ispray ko siya ng fungicide para protection din sa mga fungi. Lalo na yung mga microscopic blight, eh, kailangan hindi siya lang makapenetrate sa atin. Sa mga dahon. Mga dahon tinitira ng mga blights eh. Protection ang fungicide sa, ano, sa mga blights. Mga microscopic yan eh, mga blights na. Ayan, malinis nang tingnan yung puno niya. Sa mga may mga tanim na citrus, yung malapad, makikita nyo malilinis yung, bakit yung bandang ilalim. Bakit yung ano, hindi mo inispray? Ayan, okay. Grapes. Ayan. Okay. Malinis nang tingnan, mga kaibigan, ha, oh. Malinis na siyang tingnan. Maganda na siyang tingnan. Sana all maraming ganitong tanim. Ilang puno lang to actually, mga kaibigan, kasi galing pa ng Binggit to. Binigay lang sa atin ni Igorot Boy ito. Siya ang maraming tanim, mga kaibigan, dito. Mayroon siyang parang kalahati hektare yung kanyang taniman ng ano rito. Lemongrass. Lemongrass. Ay, lemongrass. Lemon. Lemon pala, mga kaibigan. Okay, salamat mga kaibigan. Thank you. More power.